ikaw ang nag-iisa na magbibigay pag-asa. Akin ito, Rodrigo Duterte. Sa kahirapan, respetado ng mamamayan, kaunlaran at katahimikan, tunay nating makakamtan. Ang pag-asenso ang ninanais na masupo ang kahirapan. Sa bayan kong Pilipinas, magkaisa. Salamat. Matagal pa yung ating pagsasamahan. Happy birthday, Director! FW na lagi nakasuporta sa ating administration, sir. Nako, maraming salamat din talaga sa kanila. At alam mo, yung OFW natin, yun nga yung bagong bayan natin, sila yung ambassador natin sa buong mundo. So, habang sinusubaybayan nila tayo dito, ano nangyayari sa Pilipinas, pinagmamalaki rin nila yung nangyayari rito, lalo na yung Bay, di ba? Kaya, malaking bagay yan. So, kailangan kasi natin, bukod sa mahalin natin yung ating bansa, kailangan natin siya na paunlarin. Di ba? So, iyon ang malaking tulong nila. Nagbibigay sila sa atin ng suporta dito, financial, sakripisyo. Karabi yung sakripisyo nila sa pamilya nila, sa bayan. At the same time, sinusuportahan nila ang ginagawa ng ating gobyerno. At sila nga yung nagdadala ng magandang balita sa Pilipinas at sa ibang bansa. Sir, isang segue na lang ha. Okay lang sir, nasagutin nyo ito. Ano po yung masasabi nyo sa mga patutsada ni Manny Pacquiao sa ating gobyerno? Na tatlong beses daw na corrupt yung gobyerno natin. Ano po yung masasabi nyo? Since nasa government po tayo. Tayo kasi, kami, no, na nasa gobyerno ay trabaho lang talaga. Ang unang tungkulin namin ay paglingkuran ng bayan. Paglingkuran ang mga ating mamamayan. At sa lahat ng aming makakaya. So, kung ano man yung aming ginagawa, para yan lagi sa bayan at para sa ating mamamayan. Ngayon, kanya-kanya kasing opinion yung mga tao. Kanya-kanya opinion yan. Kanya-kanya sa loobin. Pag ganun, nire-respeto natin. Ang mahalaga ay dapat magkaisa tayo tungo sa isang direksyon, isang patutunguhan. Kasi iisa lang ang Pilipinas, di ba? Iisa lang ang Pilipino. Dapat tayo lang yung nagtutulungan. So, para lang si kauunlad talaga ng bayan. Kasi habang naghihirap ang bayan, walang ibang naghihirap kundi ang mamamayan din. Pero habang umuunlad ang bayan, uunlad din ang ating mamamayan. Diba? At mula doon, yung antas ng pagkilala sa atin bilang bayan, ano, bilang Pilipinas, irerespeto tayo ng buong mundo. So, ganun lang yan. Okay? Tutulungan, gaya ng ginagawa ninyo. Ang laki ng pasalamat namin sa inyo. Yung aming sekretary, karabi ang pasalamat sa inyo. Kasi, nakikita niya yung tulong na ibinibigay ninyo. Suporta na ibinibigay ninyo sa kanya. Ito yung kanyang adhikain eh, na malinis yung Manila Bay. Pag nalinis natin ang Manila Bay, imagine nyo na lang. Diba? Hindi lang yung Pilipinas, kundi buong mundo yung kikilalanin tayo. Diba? Yun lang. So, ganun lang, Ismi. Maraming salamat talaga sa inyo. Paabot talaga sa amin ni Sekretar. Talagang, paabot niyo talaga sabi niya sa amin. Ang kanyang taus-pusong pasasalamat. Labi talaga. Diba? Lahat kayo. Talagang hindi kayo niya makakalimutan. Ha?
Okay, thank you. Thank you, sir. Director. Salamat sa aking 11,000 na subscribers. So, kaya po sa mga gusto pong pumunta po dito sa ating Manila Bay ngayong July. So, ayan. Welcome po kayo pumila po dito sa tabayanan nyo na lang po yung ating mga update dito sa ating Manila Bay Dolomite White Sands sa pagbubukas ngayong June, mga kabayan. So, ito po yung ating Dolomite Pebbles. Ayan, Dolomite White Sand. Ayan po. Ayan, para masaksihan nyo po kung gaano napakaganda itong ating Dolomite Pebbles sa Manila Bay at Dolomite White Sand. Ayan, una-unahang white beach dito sa Manila Bay. Artificial white beach. Ayan. Ayan, kaya arat na dito sa Manila Bay. So, ito po mga kabayan at andito po tayo ngayon sa dulo po ng ating Dolomite Pebbles. Ayan, napakaganda po ng ating Dolomite Pebbles, mga kabayan. Ayan. Hello po. Ito po mga kabayan, yung ating tubig ngayon sa Dolomite White Sand. Ayan, napakalinaw po ng ating tubig. Ayan po, wala na po gaanong basura. So may pa unti-unti man, pero hindi na po ganun karami. Ayan po, hanggang ibang-iba na ang ating Dolomite White Sand na nandito sa ating Manila Bay, ang kauna-unahang Dolomite White Sand dito sa Manila. So, ayan po, nakikita nyo po may mga isda na rin po na napakarami po dito. Po yung ating Dolomite Pebbles. Ayan. Diba? Ayan. At maraming maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo dahil pinaganda po itong ating Manila Bay at lalo na rin po kay DNR Secretary Roy Simato. Ayan. Dahil sa kanyang kaarawan ngayon at nandito po tayo sa Dolomite White Sand. Ayan. At magbati po ng happy birthday. Kasama po natin yung Stero Ranger. Ayan, yung Stero Ranger, DPS Mandaragat at MMDA. Ayan po sila yung nakapila para po sa kanilang food. Rock formation. Yan, itong rock formation, mga kabayan, ay lalagyan pa po nila ito ng halaman. Yan, ganito kaganda yung ating rock formation. Selfie. Ayan po yung kanilang ginawang rock formation.
sikat na vlogger na nakapagpa-picture po dito sa rock formation. Ayan, ito po yung ating rock formation, mga kababayan, ay lalagyan po ito ng halaman. Ayan, di ba? Ibang-iba na talaga yung ating Dolomite White Sod, ang ating Manila Bay, na dati ay tambakan lang po ng basura. So, ngayon po ay magiging pasyalan na. So, ayan po ang ating nalalapit na pagbubukas, ang ating Dolomite White Sod ngayong July. Ayan, at hanggang dito na lang po mga kabayan ang ating update. Huwag kalimutan po subscribe, Janice Slender Vlog. May God bless you all. Paalam.